Hello nga pala Silver C. So guys, ngayon may panibago na naman tayong video. So DAP coach na naman po ang gagawin natin ngayon. Actually RAP. So similar lang naman kasi sa DAP at yung RAP eh. So goods pa rin yan, no? Termi pa rin to, kaso low speed nga lang. And low speed termi lang din naman tayo. So matutulungan natin to. So shoutout sa iyo Lee. Pero bago yan, mag-subscribe na kayo sa ating YouTube channel. And don't forget to like this video. And para sa mga gustong magpa-coach, punta kayo sa description box, no? And comment hashtag RevGuyTV hashtag Buya sa comment section, okay? So kung gusto nyo shoutout, comment yun na lang din yun. So shoutout dito sa mga to, no? Kay Adrian, kay Lee, kay Ashira, kay AC, kay Janine, kay Louie, ayan. So kay Justin Gaming, so shoutout sa inyo, okay? So kung gusto nyo shoutout, comment down below lang. And this shoutout ko kayo next video. So ayan guys, so let's start the tutorial. So ito yung kanya, kalaban niya is RBP. Ayan. And yeah, if Shrimpinator to, easy na lang to sa kanya. Pero kalaban niya is RBP, so medyo kakaiba, no? So let's start. Okay, so round 1, nag-skip siya. Okay, round 1, tinira natin mga tinira. Okay, good decision, round 1. Maganda yung tinira mo. Okay. Yan. Good yan. Although kahit wala kang nanakaw, goods na goods yan na unahin mo. Kaso na ano ka dito, no? So, ngayon, good decision din. Okay, good decision. Nice one. Okay, shoutout sa Share It. Talaga, sponsored na tayo na Share It eh. So, ayun, good decision na nag-skip ka. So, dito, ang ginawa mo dito. Ah, okay. Dito, I would suggest na dapat hindi ka muna tumira. Dapat nag-skip ka lang muna ng turn. Okay? Dapat nag-skip ka lang muna kasi, although, nasira mo naman siya, no? Pero mas okay na nag-skip ka. Okay. Bakit mas okay na nag-skip ka? Kasi makakapag-dual attack ka eh. If ever man na may lumabas kasi na swift escape sa'yo, pwede mong tirahin tong beast ng kalaban mo. And then, knowing na magiging 7 to 8 cards ka the following round, pwede kang kumombo rin using your, itong termi mo, no? So, yeah. Okay. Ano speed nung termi? Mas mabilis ka, no? Okay, so again dito, setian natin. Okay. Okay, good. Last swift escape. Hindi ka naka, shell jab lang pala yun. Okay, good yan. Nice one. High moral pala yung ng kalaban mo, no? Okay. Okay, right at this moment, you can actually skip turn. Skip turn. Okay, nice one. Good decision. Okay, so actually, kaya mo na ito i-micro. So, pwede ka na ditong mag Mystic Rush. Sticky Goo, Mystic Rush, Allergic Chomp. Okay, so, hindi okay yung ganyang combo kasi walang debuff. So, I would suggest na gawin mo yung ganyang combo kapag meron ng debuff, like a negative speed or chomp, ganun. So, mas okay yung Sticky Goo, Mystic Rush, Allergic Chomp. So, by the way, 600 MMR lang daw itong si Kuis. Okay. Okay. So, technically, panalo ka na dito. Okay. In terms of combo, goods yung ginagawa. I mean, viable yung ginagawa mo. Pwede yung ginagawa mo kung marami kang cards kagaya ngayon. Pero if ever man na maging limited lang yung energy mo, no? Ngayon kasi marami kang energy. Pero if ever man na yung energy mo maging limited, so I think the best way is gumamit ka ng Mystic Crush, okay? Para ma-maximize mo yung allergic reaction mo. So, ayan lang. May isa pa akong i-review na gameplay mo. So, tingnan natin. Hello, ako nga pala Silver C. So, guys, ngayon may panibago tayong video. So, shout out
So, nag-send ito kay Charles. So, shoutout sa'yo. Siya yung nag-send ito. And, yeah. So, let's start the video. Okay, so, shrimp siya na may dull grip. Okay, actually, simple siya kay akin. Pero, good siya kanya kasi, mataas yung damage potential niya kaysa sa akin. Okay. Kasi naka-dull grip siya. Ako kasi bamboo clan. Though mas makunat yung akin. Pero, Facebook natin. Makunat natin yan. Pero yun. Ayun. No? Ayun yung advantage nung kanya. And then, sa Termi naman, mas mabilis yung kanya. High speed. Pero same lang kami ng plant. Okay? So, shoutout sa'yo. Okay? And, hopefully. And, nakalimutan ko name. Pure sure ko si Charles ba or Ashira. Pero Ashira yung name niya sa YouTube. Okay, Ashira. Shoutout sa'yo, Ashira. Okay, let's start. So, kalaban niya actually disabled sword. So, malaki na yung nerfing with regards dito sa mga disabled sword. Ang problema kasi dito guys sa disabled sword, bitin sila sa damage. And, based on my experience, sobrang weakness nila yung mga tipo natin. Okay, yung bagay mga poison type. Okay, let's start. Okay. Okay, so round 1, Ashira, huwag ka agad na-atake, ha? Huwag na huwag ka atake kasi, wait lang, tumunog. So, Bakit huwag na huwag ka atake agad? Kasi, walang energy, okay? So, mas maganda na mag-sustain ka na lang muna and then, bumanat ka sa mga susunod na round, okay? Kasi, round 1 talaga yan yung preparation phase, kumbaga, okay? Preparation phase. Lagi ko naman tinasabi yan eh. Like kung consistent kayo na nanonood sa videos ko, almost iisa lang yung mga sinasabi ko with regards sa early game. Okay? Kasi hindi naman nagbago ng meta. Hindi naman nagbago ng skill. Siguro mababago ito yung preparation phase natin sa Origins. Ayan yung pinaka-inaabangan ko guys. So magkaroon tayo ng different strategy and titingnan din natin kung magagamit natin ng maigi yung panibago nating Axie. Ayan. So actually, labas na Axie natin is by Thursday. So, ayun. Tingnan natin kung anong kakalabasan. And, yeah. So, magbe-breed down muna for now. So yeah, pero that's enough for that. Ginamit mo lahat ng energy mo, sobrang not good move yan. Hindi good move yan. Okay. Okay, tira natin dito. Ayun, matake ka na naman. Ang agre mo, huwag ka masyadong agre, okay? Chill ka lang. Ano eh, kasi karamihan sa mga natatalo, kasi atake ng atake. Well, aminin ko naman din, di naman ako magmamalinis nung first time ko. Ganyan din ako. Pero, alam yun, kailangan natin syempre mag-adjust. And, alamin yung timing. Okay? So, ayun. Siguro, if AAP user ka, talagang most probably ganito yung strategy mo. Pero, kung hindi naman ka, ayun. I mean, kung hindi ka AAP user, madali na lang sa'yo na makapag-adjust. Kaya nga sabi ko, nag-isko ako ng AAP. So, medyo naiintindihan ko yung struggles. I mean, hindi man struggles, pero yung, paano ba sasabihin? Basta yung strategy, yung tactic ng pagiging AAP user. Okay, so, sobrang hindi good move yun. Okay, isa pa. Poison card to, guys. Poison card tong Barb Strike. Grabe, sobrang, nang hinayang ako dun. Chain card siya. Chain poison card. What do I mean by that? Papoisonin mo. Okay, papoisonin mo siya. Kailangan mo siyang poisonin. And, yeah. Poison card yun eh. Like, sayang. Kailangan mo siya ng kapartner ng other bug cards. Okay, so medyo marami kang room for improvement. Ashira. Okay, it may seem na umi-effect yung ano mo dito, pero in reality, hindi masyado, ha. Hindi masyadong tumatama. Or hindi masyadong tumatalab.
Grabe, gamit ka talaga ng gamit ng energy. Ayan, okay. So, ayan. So, mapapansin mo. Ayan, bang. Then, ayan, okay. So, that time, goods yung ginawa mo. Bakit goods? Kasi, ayun, oh, nagkaroon siya ng poison. Okay, nagkaroon siya ng additional 2 poison kasi na-chain mo yung kanyang cards. Okay. Okay. Teka kung mananalo ka dito. Okay, good move. Good move yun. Okay, so what? Sayang. I mean, mapopoison mo na to. Dapat ang ginawa ang ginawa mo ay risky fish or pwede rin yung dull grip tas dalawang barb strike tapos allergic reaction. For ano agad yun? For na poison. Sayang yun. Okay. Okay. Congrats, nanalo ka dito. Okay. So, yun. Congrats, nanalo ka sa kanya. Yeah, pero hindi... Kasi kagaya sinabi ko, sobrang natural counter natin yun. Diba sinabi ko naman nung una na sobrang dali manalo sa mga ganon disabled sword. Sa type of lineup natin. Pero ano kasi, hindi lagi na ganun magiging situation. Okay, learn to skip turns. And alamin mo yung combo card and chain card. Okay, alamin mo yung passive ng cards mo. It seems na yun man sa ano, no? Pero parang hindi ka lang familiar with regards to your cards. So familiarize mo, no? Like yung chain, paano ba gumagana yung chain card? Paano ba gumagana yung combo card? Kasi ayun yung mga tawag doon, basic terminologies na dapat alam ng mga Axie players, okay? Mapa scholar man, mapa manager, or mapa streamer, okay? Kasi yun yung fundamentals, kumbaga kung hindi mo alam yung mga ganong klase ng basics, I think mahirapan ka makaalagpas to the next level, okay? Goods yan for low MMR, pero if you are aspiring to be a better player, diba? Syempre, gusto mo better player ka for more SLP, syempre, mapa-farm. I would not suggest that kind of tactic, okay? But still, congrats dahil na ipanalo mo yun. Pero still, study your cards and study timing, okay? So, yun lang. Hanggang sa muli ako sa Reverse Kaya, like, comment, subscribe. Kita-kits tayo bukas for another video. So, yeah.